Alam kong maraming nag-aantay sa roster reveal ng ating mga koponan na kung saan hayaan mo muna akong ilabas yung sa tingin ko ay pwede nang malaman ng marami. At katulad ng inaasahan, maraming nawawala pero marami rin namang dumarating na kung saan kalimitan sa atin ay sanay na sa ganitong pangyayari at hindi na naapektuhan ng mga tanggalan na nagaganap sa MPLPH. Wala naman kasi talagang permanente sa kahit na anong samahan, lalong-lalo na't hindi na maganda ang nagiging resulta ng inyong mga laban na malamang sa alamang mauuwi na ito sa tanggalan ng mga players. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ha? Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una bago tayo dumako sa ating roster reveal, abay pag-usapan muna natin kabatangang patungkol rito sa naging komento ni Coach Zays patungkol kay Kyrie dahil isa pala siya sinapapahanga nitong taong ito. Dahil ayon kay Coach Zays, gusto niyang maging player itong si Kyrie dahil sa totoo lang, bago pa tuluyang mapunta itong taong ito sa Onyx Esports, ay parati na di mo niyang napapanood o pinapanood ang mga live stream nito sa Facebook. At ayon sa kanya, noon pa man ay nakikitaan na niya si Kyrie na ito ay talentado talaga, biglang isang manlalaro na ibig sabihin, matagal na palang inoobserbahan ni Zays itong si Kyrie. Pero kung nagkataon na si Zays ang naghawa kay Kyrie, sa tingin mo ba ay magagawa pa rin itong magkampiyon katulad sa mga titulong nakuha niya ngayon sa MPL Indo? Pero mapunta na tayo sa ilang mga teams na siyang nag-roster reveal na nga at nauuna na nga rito sa ating listahan ang koponan na Onyx Philippines. At sa totoo lang, ine-expect naman na natin yung double K connection ni na King Kong at Kelra. Pero sa totoo lang ulit, marami malamang ang nagulat nang mapasama rin pala itong sina Eto Max at Coach Why Not na siyang hahawak sa mga players bilang coach, at alam ko isa ka rin sa nagulat. Papaanong napunta ang dalawang ito sa Onyx gayong ang inaasahan, lamang naman ng marami ay si Kelra, pero ito ang aking nalaman. Ayon sa isang taong nagbigay ng kakaunting info sa ating kabataang itong si Eto Max at Coach Why Not ay hindi naman talaga sana kasama sa kukunin ng Onyx PH. Ngunit nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng Onyx at Omega noong ipakita ng Onyx ang kanilang malaking interes na makuha si Kelra. At sa mga hindi nakakaalam kasi, franchise player ng Omega itong si Kelra, na ibig sabihin hindi biro ang presyuhan itong taong ito, at nang magbigay ang Omega ng presyo niya ay tila nagulat itong Onyx upang sanang makipagtawaran. Pero dito na inopen ng Omega na pwede nilang isama si na Coach Why Not at Eto Max sa ganitong presyo na siya namang tuluyang nagkaigihan, at napunta na nga silang tatlo sa koponan na Onyx PH. At para sa mga solid, kung nakabatang dyan, alam kong alam nyo yung nasabi ko patungkol rito kay Kelra, na sa oras na mapunta siya sa Onyx PH na hindi rin malabong matulad kay Kyrie, na sa bandang huli kukunin lamang rin ng Onyx Esports para isama kay Kyrie. Ang magiging ultimatum nitong Onyx ay yung mangyayari ngayong MPL S13 na kung paano ipapakita nitong si Kelra ang lakas niya bilang isang good laner ngayon, lumabas na siya sa comfort zone niya na Omega. Dahil kapag nagwala sa S13 itong si Kelra, yung tipong maipakita niya sa Onyx na isa pa rin talaga siya sa pinakamalakas na gold laner, abay asahan mo sa MPL S14, lilipad yan sa Indo para samahan sa M6 itong si Kyrie. Ang lineup nitong Onyx ay binubuo ni na Escalera, King Kong, Kelra, Super Friends, Gem at Boss A, na kung saan alam ko maraming nagtataka kung bakit hindi matanggal-tanggal itong si Boss A. Abay, ito nga ay dahil siya yung may-ari ng Monster Anarchy noon, at siya rin malamang yung tumutulong pa rin sa team na ito hanggang ngayon, kaya patuloy pa rin siya isinasama nitong Onyx. Ang nawala lamang sa kanilang main 5 ay itong si Ryzen at Nets. Nasa mga yung salita, isa itong Onyx sa masabi nating napakalakas na team para sa S13.
At sa mga hindi nakakaalam, itong team o lineup na ito ang tinutukoy ng V-Wise noon na may isang team Diomono ang napakalakas at tumatalo sa Bren at Onyx Esports noong kasagsagan ng M5 sa kanilang mga scrims. At dumako naman tayo sa hindi pa naaanunsyong kupunan pero matapos din ang ilabas ang MDL lineup nila, abay dito na nabuo ang kanilang MPL lineup para sa akin. At kung magkamali ako, abay papuputol ko yung daliri ng huling magko-comment pero biro lang. Pero ang aking tinutukoy ay itong Echo MDL team na matapos nga silang maglabas ng lineup ay na-confirm ko rin sa isang player mismo nila kung sino ang bumubuo sa kanilang lineup. Unang-una, the jungler ay mayroong Carl TC at Zaida na siyang maghahati sa role na ito. Nasabi ko naman na noong nakaraan na sobrang bibihira itong mangyari pero malamang sa alamang nag-matured na lang talaga si Carl TC kaya nagiging okay na rin sa kanya ang may kaagaw sa pwesto. Pangalawa, sa mid lane ay nandito nga si Sanji pa rin na walang kahati at siguro ito na rin ay dahil maganda naman ang inilalaro nitong taong ito kahit pa nitong mga nagdaang mga tournaments. Sa XP lane ay wala rin kahati rito si Sanford dahil nanatili nga si James sa MDL team ng Echo na ibig sabihin siya pa rin yung aasahan nating XP laner na magpapamalas ng lakas sa S13. At para naman sa rumor, abay ayon sa aking nalaman, solo Diomono si JP sa posisyon na ito at nang ilabas rin nga ng Echo ang kanilang MDL team na kasama si Santi, abay confirm nga talaga na bukod tangin siya lang ang maghahawak ng posisyon na ito. At syempre sa gold lane ay nandito pa rin naman si Benny Cutie. Yun nga lang, makakasama at makikipag-agawan siya kay Outblade si pagsapit ng MPL S13. Pero sa totoo lang kabatang ayon sa aking nalaman, ang nag-i-scream na lang kasi talaga ay itong sina Zaida at Outblade. Kumbaga si Carl TC at Benny ay malaki talaga ang chansang mabangko pero mababago naman ito malamang kung hindi ganun kaaktibo sina Zaida at Outblade sa pag-uumpisa ng MPL S13. Pero kung matutulad dito noong S12 na nagbigay ng win streak si JP, abay asahan nyo na nga buong season itong si Carl at Benny. At ang sumunod naman nito ay ang Blacklist International. At alam ko wala pang anunsyo para sa kanilang roster pero syempre may advance tayong detalye na nakuha para sa kanila. At katulad ng inaasahan o sinabi ko, isang daliri ulit ang nakapusta para dito. Pero ayun na nga, sa kupunan na Blacklist ay nandito pa rin si Sensui bilang kanilang jungler. Kung magaganito naman kasi talaga ang Blacklist kapag nakitaan nila ng potensyal ay bibigyan pa rin nila ng pagkakataon yan na makapaglaro. Sa mid lane ay nandito pa rin si Yue. Sa gold lane ay nahahawakan pa rin ang gigil na si Oheb. Sa XP lane syempre, sino ba ba? Walang iba kundi si Edward. At ang rumor nila ay hindi na si Renny J, kundi si Haji na nga ang tuluyang lilipat sa post 5 at nakonfirma kung mismo ito sa kanyang mga heroes na ini-spam ngayon na kalimitan ay mga rumor. Pero ang malaking tanong rito kabatang abay, sino yung gagawin nilang 6-man at 7-man na isasama pa rin nila sa lineup at pwede ring maglaro kung gugustuhin nila? Abay, sino nga kaya ang aking tinutukoy? Yan muna dapat ang ating aantayin at pabitin muna ng bahagya. At ito muna ang tatlong opponent nating i-roster reveal dahil kapos na nga tayo sa oras pero sa susunod na video ay nais ko nga palang itanong na sa tatlong teams na ito, sino ang top 1, top 2 at top 3 mo? At syempre, kailangan nating maglapag dahil ang para naman sa akin, top 1 para sa tatlong ito ang opponent na Blacklist, top 2 ang Echo, top 3 ang Onyx PH. Para sa akin lamang ha, pero ikaw, maglapag ka naman dyan sa ibaba. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa tatlong teams at sa kanilang roster reveal. At abangan mo na lang yung official announcement tapos bumalik ka rito. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah.